Samantala, good morning muna kay ma'am. Good morning. Welcome ba? Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ngayon, Sales 101. Wow! Saan ako mahina sa Sales 101? Oo nga, may mga tao talagang ganun ano, ma'am, yung hindi masyado maboka, di ba? May mga tao naman na grabe ang career skills ka talaga. Grabe. Meron kasi rin namang maboka pero hindi naman makapag-close ng sales. So importante rin talagang malaman natin yung mga tips. Kailangan malaman para makabenta, no? Of course, good morning muna kay Ma'am Sheila Viesca. Siya po ang CEO ng Talk Shop. Yan ang morning, ating suking-suke dito sa Good Morning Kuya, di ba? Walang sawa sa pagpunta sa amin, kahit maaga. Basta kayo. Yan po. So, simulan na natin yung Sales 101. Yeah, ang karaniwang kaisipan is, ay, hindi ako salesperson eh. Hindi ko kaya magbenta. But you see, anyone who's involved in customer service, kung may produkto ka o serbisyo ka, you are in sales. Yes. The problem is, we don't recognize that it's psychological. Kasi ako nga rin, nag-uumpisa ako sa career ko eh. Ayoko ng sales, bigay niyo na sa akin lahat. Basta admin ako, dito ako, magte-training na lang ako, ayoko ng sales. And when I started my business, some few, over a decade ago, as a matter of fact, I realized that sales is the bloodline of any business. True, that's true. And even if you're not dealing with external customers, you are directly supporting someone who does. Mm-hmm. And if that is the case, involved ka rin sa sales process. Mm-hmm. Yeah. Tama ka dyan. Yung proseso ng sales, ang importante diyang tandaan natin is yung prospecting. Kung ikaw yung mismong naghahanap ng kliyente, siya ba yung kliyente na kailangan mong bentahan? Yes. Yun yung panahon na kailangan kang mag-research, ano ba yung market segment mo? Ito ba yung mga tao na may pangbayad sa serbisyo mo? Baka naman perso ka ng perso, hindi naman hindi nila kayang target. Yes. Hindi sila yung in need of that type of what you're service selling, diba? Product, ano. That's Ma'am, right. May tanong na ako kasi usually pag mag-a-apply ka sa mga sales company, ano, normally, ang mga tinatanong ng mga tao doon sa'yo, sa mga nag-a-apply, oh, how would you sell a ball pen? Yung mga ganun, paano ka titirada ng sales pitch mo doon, di ba? Paano? Yeah. Madaling, yan yung pinakamadaling mga tanong, eh. Basic. Pero, pwedeng ibalik mo yung tanong, sino po ba yung kliyente? Diba? Kasi, kung nga-attack ka agad, hindi mo alam na ang client mo pala, mga professionals, dahil itong ballpen na to, high-end. So, iba yung approach dapat. Iba yung approach. And then, whenever you're selling, remember, it's usually 70-30 or 80-20. Ano yun? Ano yung 70-30? Kung ikaw yung nagbibenta, huwag kang dada ng dada. Pagsalitain mo yung customer. Kasi it might appear hard selling, di ba? Hard selling. That's at ayaw ng client. Oo, kasi minsan 'di ba pagka sobrang salita ng salita yung agent, naiirita yung customer. Like yung makikita natin sa mall, yung may hinahabol ka na, 'di ba? Sabi mo na nga no way. Diba? No. Parang ganoon. Oo, pero bakit may mga ganung coaching na kailangan 'di ba? Huwag mong titigilan at hindi tumigil hanggang hindi ka pansinin. Sa history kasi ng selling, yun yung tinatawag na transactional selling. After the World War II. It's the fight for the paycheck, sabi nga nila. Kung sino yung unang makabenta. Pero ngayon, it has evolved. Naging emotional selling. But now with the internet, relationship selling, and then consultative selling. Alam na kasi ng kliyente kung ano yung binibenta mo eh. Yes. Alam na nila kung ano yung gusto mo. Huwag mo na silang i-orient. Hindi na rin nila kailangan masyado ng demo. Gusto lang nilang malaman kung ano pa yung added value na masasabi mo sa kanila when they talk to you. So, pag salesperson ka lang, mahirap makabenta. You have to be a consultant. Yes. And in this regard, knowing your product, your service, and knowing your competition is very important. Kailangan talaga ng research. Ang isa right. kasi sa problema pagka sa sales, no? Yung rejection. That's why a lot of people will say, lagay muna ako sa lahat, wag lang sa sales. Because correct. Sa sales, kasi ayaw nila ma-reject. How do you deal with rejection when it comes to sales? But ba, dyan ako lagi naliligaw. Dyan ka kasi magaling. Balikan sa dahil na yung confidence. Dapat talaga, matibay ang loob mo. Oo, diba? Diba?
Pero kahit anong method ng selling, I would like to call it golden rule approach. Eh. Mm-hmm. Ano ba yung gusto mong pagbebenta sa'yo? Di ganun kang magbenta. Oh. Para pag tinanggihan ka, alam mo na you've done your best. Yeah. Hindi talaga yun yung tamang product for him or it's not the right time. Hindi yan yung service. Don't take it personally. And don't take it personally. Wish, Sheila. Eh, wait lang nung ko lang. Sige, when go, do you tell na yourself na hindi talaga ako pang sales? Mm. When? Kasi diba sabi mo, try mo muna, diba? Try and try until you succeed. Mm. Pero there are people talaga na walang talent sa sales eh. So when do you per tell yourself? Per nakabenta, diba? Walang talent, per nakakabenta. Mm-hmm. Well, anong industriya ka ba? If that industry requires you to go out, then it's against your parang it's against your principle, masasabi, okay. O mabigat na sa kalooban mo, de sige, you can move on. But usually that's what happens with the body system. Mm-hmm. Minsan kasi you give up on certain individuals na hindi mo katapat. Then ibigay mo dun sa mga kasama mo sa trabaho. Mm-hmm. Pero kung kunyari hindi ka talaga makabenta, baka naman hindi yan talaga yung industriya para sa iyo. Because definitely there are industries that require relationship selling. Mm-hmm. Kailangan pala kaibigan ka, outgoing ka. May industries naman kailangan alam na alam mo lang yung pinagsasabi mo. Miss Sheila, is there a different approach kapag nagbebenta ka sa lalaki? Different din yung approach mo sa babae? Oo. Iba ba yung approaches mo sa babae? Pag sa lalaki pa na yung ganyan mo rin. Hindi, di ba? Sa babae ka lang, straight lang. Pag sa lalaki pa na yung ganyan mo. Tama, maganda yung question niya. When we teach selling and every time we ask our participants, usually ang madaling makabenta yung babae. Mm-mm-mm-mm. Yes, because when females talk, they usually speak from the heart. Emotional side, magbebenta. And buyers generally decide based on emotion and justify based on logic. Mm-mm. Pag nabili na nila, okay na to. Anyway, 'di ba? Uy, ang ganda para sa akin. Anyway, yun na yung logic after mong anyway, after mura lang naman, 'di ba? Kung hindi ko talaga gusto, pwede naman ipamigay. So pag nagbenta sa babae, appeal to their emotions. Mm-hmm. And then the males would usually not buy it based on emotions, but logic. Yeah. Kailangan ano ba yung benefit para sa kanila? Ano yung advantage? Will it bakit be long ito? Term? Yes, okay. Ano yung quality that they're buying? Mm-hmm. At saka ma'am, I think also importante din yung wag sila mag-misrepresent. Mm-hmm. Kasi a lot of mga sales agents, 'di ba, sabihin nila, "Oh, may free kang ganito, ganyan, basta gawin mo lang 'to." Uh-oh. Tapos pag ginawa mo, hindi mo pala may mga hidden charges, no. 'Di ba yung mga ganun? Tama. Ang tawag dyan is yung tinawag nilang spin selling dati. Mm-hmm. When you overpromise and then you cannot deliver, it's not sustainable. Uh-oh. In the end, what's important is that you build the trust and then you build the relationship so that clients can keep coming back for you, for your service or product. Yun, napakagaling talaga to ni Ma'am Sheila Viesca ng Talk Shop. Ano, marami pa tayong matututunan sa kanya sa mga susunod pang araw dito po sa ating ikonsulta mo. Before that, invite them po sa mga nanonood sa atin na pumunta sa inyong shop, diba? Thank you very much, Angela. Mm-hmm. Yes, at Talk Shop, we offer different sales courses for various industries. So we have relationship selling, we have consultative selling. We also have assertive communication, which most salespeople would need. Also, image enhancement and social graces. Because it's not enough that you know how to sell. Mm-hmm. It's important also that you feel good about yourself and you know how to look after yourself. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, mahihirapan ka magbenta ng kahit ano. So a Talk Shop, we have all those courses which we can design for individuals and companies. Please get in touch with us at 894-5588. www.talkshop.ph. Ayan. Once again, thank you very much, Ms. Sheila Viesca. Siya po ang CEO ng Talk Shop.